days na pong lockdown dito. Kaso lang, lumala yung kaso ng COVID. Kaya from midnight onwards, ay mag-total lockdown sila. Kaya marami nang nagpapanic buying ng mga pagkain at yung anong kailangan. Ako, nung isang araw pa ako namili, kasi mayroon na akong narinig na rumors na may tendency nga mag-total lockdown, kaya namili na ako. Kaso lang, di ba yung mga gulay, hindi natin naman matago nung matagal yon. Kaya ngayon, yung gulay ko, iluluto ko na at ilalagay lang sa freezer. Kaya tara, samahan nyo ako, magluto naman tayo. Hi! Hello! So guys, ito po yung aking lulutuin. Lutuin ko po yung adobong kangkong at saka adobong sitaw. Nang sa ganun ay hahaba yung buhay nila. Ilalagay ko lang sila sa ref o kaya sa freezer pagtapos kong maluto. At ito po yung aking mga gagamitin. Yung pork, hatiin ko na lang po sa bawang sa para sa kangkong at saka sa sitaw. Bawang at saka sibuyas, yun lang po. Tsaka suka, toyo, at of course mamaya yung chicken powder na yung pansasaning natin. Yan lang po, ganun lang po. So, ganito kadami yung kangkong, pero siguro pag naluto tong konti lang. Kaya tara, umpisahan na nating magluto. So guys, ito na po, napainit ko na yung kawali at saka mainit na rin siguro yung mantika. Ilalagay ko ngayon yung bawang at saka sibuyas. Hindi pa masyadong mainit, pero okay na yan. Bawang, sibuyas. Ang hina kasi ng apoy dito. Ayan. Isa lang natin ng konti. Bago natin ilagay yung pork. So, ayan. Antayin lang po natin maluto yung ating sibuyas. Pwede na yan. Ngayon, ilalagay natin yung pork. Hanggang kalahati lang ilagay ko kasi kalahati din sa kangkong. Ayan. Okay. Dito ko pati siyang maging brown. Hanggang sa magmantika yung ating pork. Pero hindi daw masyadong magmantika kasi hindi siya yung mataba na pork. Pag hindi lang ang taba nito, hayaan mo na siya mag-brown ng konti. Ito na po yung ating pork. Ayan. Ready na siya. Pwede ko nang ilagay yung ating sitaw. Nahugasan mo na ito siya. Adobong sitaw with pork. Ang bango niya na. Tapalin lang natin. Talagyan din ang tubig niya. Hindi siya kawalis. Pagkapansin niya siya ng konti. Tapos lagyan natin ng tubig. Ang bango. Magtutubig ko yung sitaw. Kaya na ako. Niya guys, amoy masarap na siya. Papakulo lang ako ng tubig para ilagay dyan. Inom
hindi wala ako ng tubig. Ang bango! Guys, habang pinapalambot natin yung sitaw, yung kangkong muna ng lulutuin ko. The same way lang yun. Ayun. Nilalagay na rin natin yung pork. Okay lang yan kasi matagal ko itong ipa-fry yung pork. Kaya malilito pa yung bawang at sibuyas. Kangkong kasi madaling maluto, kaya lulutuin ko talaga itong pork. Patuloy mo ito ng kangkong. So, takpan ko na muna. At silipin natin yung ating kangkong, ang ating sitaw. Ay. Pasunod-sunod na natin yung kakanin na natin siya. So, titignan na natin yung ating sitaw. Wow! Ang bango! Siguro pwede ko na siya lagyan ng tolo. Kasi paubos na yung tubig. Tingnan natin yung sitaw kung malambot na. Matigas pa. Pero lagyan ko na siya ng tolo. Para may lasa na yung sitaw. Ito pala ito siya light sauce. Light sauce na lang ilalagay ko para yung sitaw hindi mangitim. Ayan. Mayan na yung supa pag naluto na yung mga. Ay, yung sitaw pala. Okay. Ilagyan ko na rin pala siya guys na chicken powder para nandiyan na yung lasa. Kunti lang. Tama na yan. Tuloy natin ulit. Patakpan hanggang sa lambot yung ating sitaw. Oops! Tapan na natin. At silipin na ulit natin yung ating po, ating gawin natin siyang toasted. Pwede ilagay yung ating kangkong. Panmanan natin ulit. Kayaan natin siya dyan. Tantayin natin ng ilang minuto. Okay guys, tignan natin yung ating ginis. Wow! Yan ganyan. So ngayon pwede na natin ilagay yung ating kangkong. Umang makamaluto yung kangkong kahit sa sitaw. Lagyan ko na muna siya ng oil at siguro. Lalagyan natin ng chicken powder. Ngayon, nilagyan nyo natin yung kangkong.
kangkong. Parang ang dami, pero konti lang ito pag naisip. Balik rin lang natin yung dalmang ulong kayo sa kangkong. Kasi kukunti na ito ngayon na yun. Bango? Mabango siya. Pwede ba ang kangkong na yung nakira? Mas maunti pa yan na. Maya-maya. So, tatakpan muna ulit natin. Tapon ko muna siya. Hanggang magtutubig yung kangkong. Hindi ko na talaga ito tubig. Basta siya tubig. Okay. Ngayon, lipat na yun dito sa ating sitaw. Ayan na yung sitaw. Matigas pa rin. Gusto ko, ayan, pabusin ko na lang kung tubig siguro. Siguro lagyan ko na siya ng suka. Tikman ko muna kung anong lasa. Okay na yung lasa, suka na lang ang kulang. Lalagyan ko ng suka. So, lagyan natin ng konting suka. At huwag daw muna natin takpan yun para lumabas yung espiritu ng suka. Huwag niyo pong hayaan saniban kayo ng espiritu ng suka. Mangangasim kayo. Mangangasim kayo. Okay, pwede na siguro. Tikman natin kung tama na yung asin. At pag tuyo-tuyo nito, okay na siya. Ang sarap guys, lasang adobo na siya. Kaya ako lang dyan na walang takip, parang ang lumabas yung espiritu ng suka. At ngayon naman ay balik tayo dito sa ating kangkong. Ayan. Oo. Oh. Kumunti na yung kangkong. Lagyan na rin natin ito ng kanyang seasoning. Ah, mayroon na pala. Tikman ko lang ako mamaya. Kung mayroon ng lasa. Suka na lang ilalagay ko dito. Uy, ang sarap ng itsura. Ay, kung siyang lagyan ng mangingitin. Ayan ko naman ng magtubig at saka ko siya tikman. Takpan po ulit natin. Okay, ito na yung kangkong natin. Ayan. Ang bango. Madami na din pala. Okay, nalagyan ko na siya ng suka. Bago ang ulit, tikman ko pala kung may lasa siya. Okay na po guys, may alat-alat na rin siya ng konti. Ngayon, suka naman ang ilalagay ko. Konti lang. Ayan. Ayan din po natin dyan muna ng ilang minuto. So, huwag natin takpan para lumabas yung espiritu ng suka. Magkalat na yung suka. Magkalasa na ang buong kangkong. Ang bango. Ang bango. Okay, takpan natin ulit ng ilang minutos at luto na yan. Okay. So, balik tayo dito sa ating sitaw. Ikutin lang natin yung camera sa sitaw. Ayan. Yan na po yung sitaw. So, sa palagay ko, yung sitaw ay ready na. Okay na po, yung sitaw. Mas maganda rin yan may konting sabaw. Ayan. Okay, sitaw adobo. Patayin na natin. Hayaan na natin walang takip para lumamig. At balik tayo sa ating kangkong.
Ayan. Ayan. Yung kangkong guys, hindi naman kailangan matagal na lutuin. Ayan. So, habang pinapalamig ko ito, kakain na rin ako ng aking lunch. At ito na rin yung ulam ko. Puro adobo. Adobong kangkong at adobong sitaw. Okay. Okay na po guys. Ready na yan. Kaya mag-get ready to eat na rin ako. Hi guys! So, ngayon kakain muna ako habang pinapalamig ko yung mga niluto ko bago ko ilagay sa freezer. Kakain muna ako ng aking lunch para matikman ko na rin yung aking luto. First, yung sitaw. Masarap niya guys. Nandun yung alat. At saka of course yung ating suka. At saka yung pork. May lasa na rin. So, kain natin. Pag ganito yung ulam, guys, dapat talaga nakakamay ka. Para feel na feel mo siya. Kanina mapunta yung unang subo? Of course, sa akin pa rin. Yung kinain ko ngayon sitaw. Yung sumunod yung subo, kangkong. No, kangkong. Tinago ko guys yung, sorry, yung ibang tangkay ng kangkong dahil itatanong ko ulit. Mali mo, tumubo siya. Next is the kangkong. Ang sarap. So, ito lang yung ulam mo kasi may gulay ka na, may pork ka pa, kaya tipid-tipid na rin, okay? Kain tayo. Lagi akong nahuhuli yung mga alok kasi kain agad ako ng kain daw mga alok. Ngayon, cheat day o inin akong ko. Katiin ko lang. Perfect siya guys. Adobo at my coke. So, tapusin ko muna yung kain ko. Tapos papakita ko sa inyo kung yung gulay na ilalagay ko na siya sa freezer mamaya. Nubuubo ako pero nagpaswab na ako. Okay naman. Tapusin ko muna to guys. See you later. So guys, ito na yung naluto kanina. Bali, apat, dalawang kangkong at dalawang sitaw. So ngayon, lalagay na natin siya ng takip at ilalagay natin siya sa freezer. Siguro yung dalawa ilalagay ko sa freezer. Isang sitaw at isang kangkong ilalagay ko sa freezer. Pero yung iba sa baba natin, dalawa din na yung sa baba. Teka, sandali na. Kulang ako ng isang takip. Okay, dito po yung isang takip. Okay. So, ayan. Sitaw. Kangkong. Ayan, nilagay ko yun sa ref. At saka ito po kayo yung aming freezer. Ayan, puno po yan. So, malayo po ako sa gutom. Kaya dito ko muna ilalagay yung dalawang, lalagay ko, nahanapan ko na ng space, doon siya sa taas. Dalawang sitaw. Isang sitaw at saka isang kangkong po ang ilalagay ko sa freezer. Ayan. Isang sitaw. Ayan. Isang kangkong. Ayan. Nandiyan po siya sa freezer. Dito po yung mga luto na yung dumpling, tsaka yung mga karne dito sa baba. At tsaka dito sa ilalim naman yung mga gulay, tinapay, itlog. Fully stock naman po ako. Ayan, nakuna po yung ref. At ito ngayon ay ilalagay ko ito dito. Para sa sumunod na araw. Ayan, madami po akong stock. Malayo-layo po ako sa buto. At marami din po akong gulay. Ayan, may tinapay. Ayan pa yung gulay. Hindi magkasya kasi tinanggalan ko na yan. Okay, yan lang po. So, hopefully ay
bago maubos ito ay mag-o-open na matatapos na yung lockdown. So, salamat po sa inyong panood. At please don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you on my next vlog. Bye-bye!